pangarap. Lahat tayo ay may iba't ibang pangarap sa buhay na gusto nating maabot. Yung kahit mahirapan tayo, kakayanin natin para lang makamit natin yon. Ngunit minsan ay nagiging mailab sa atin ang swerte na pakiramdam natin ay wala tayong karapatan para matupad yon dahil ang mga taong nakakaangat lang sa buhay ang pwedeng makakuha lamang ng kanilang nanaisin. Kasalanan nga ba ang maging mahirap? Wala na nga bang pag-asang umikot ang gulong ng palad sa mga kapuspalad nating kababayan? Pwede nga rin bang matupad ang kanilang mga pangarap? Magiging maayos din kaya ang kanilang buhay? At sa mga taong pinagkaitan ng karangyaan ay magkaroon pa nga kaya ng katuparan ng kanilang inaasam? Sabay-sabay nating pakinggan kung paano nga ba magiging posible ang lahat para sa isang taong porsigidong matupad ang kanyang mga pangarap. Sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, dito sa nangungunang Barangay Love Stories Nationwide. Dear Papa Dudut, habang naglalakad ako sa maliit na iskinita na madilim at ang nagsisilbing liwanag sa aking dinadaanan ay ang ilaw na nanggagaling sa mga nakasinding ilaw sa may kalsada, nakita ko ang mga batang nakatingin sa akin at maya-maya pa'y lumapit din. Kuya, pahingi naman po ng pambili ng tinapay, sabay hila sa aking damit. Nasa edad 5 pa lamang ang batang yon, akay-akay niya ang 3 taong gulang niyang kapatid. Eh, nasan bang nanay mo? Tanong ko sa bata. Nasaan ang mga magulang niyo? Tinanggal niya ang pagkakahawak sa damit ko saka muling tumingin sa akin. Nasa sugalan po kuya, kaya hanggang ngayon eh wala po kaming makain, sagot niya. Nahabag ako sa bata. Kinuha ko ang wallet ko at nakita ko kung magkano na lamang ang laman ng pitaka ko. 20 pesos na kailangan ko pang tipirin para lang makapasok ako bukas. Inipon ko yon para magkaroon ako ng baon at ang perang yon ay galing sa aking pangangalkal ng bote at plastic. Gaya nila, mahirap din ang buhay namin. Nakatira kami sa isang barong-barong na may dingding na sako at ang bubong ay sako din. Maya-maya pa'y tumingin muli ako doon sa bata at narinig ko ang mahinang kalam ng kanyang sikmura. Hindi na ako nagdalawang isip na ibigay ang kakarampot na perang nasa aking pitaka. Kung tutuusin Papa Dudut ay mas maswerte pa rin ako dahil kahit mahirap kami, ni minsan ay hindi ako iniwan ng nanay at tatay ko. Samantalang sila, ang tangi lamang nilang masasandalan ay kung ano lang ang kayang maibigay sa kanila ng ibang tao. Salamat po kuya. Nakita kong sumilay ang ngiti ng batang yon sa akin. Ate, marami na ba yan? Narinig ko ang mahinang tinig ng batang kasama niya. Oo ina, makakabili na rin tayo ng pagkain. Tugon naman ng batang pinagabutan ko ng pera. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanila habang sila ay papalayo mula sa kinakaroonan ko. Maraming tanong ang bumabagabag sa aking puso. May pag-asa pa kayang guminhawa ang buhay ng mga batang kalye na katulad nila? Makakapag-aral pa kaya sila o kahit man lang makapaglaro man lang sila na walang inaalala kung may makakain pa sila kinabukasan? Yung wala silang ibang alalahanin kundi ang mag-aral ng mabuti at unti-unti nilang abutin ang kanilang mumunting mga pangarap. Nakakalungkot isipin pero magbabago pa kaya ang buhay naming? Hindi mawala sa isipan ko ang nakita kong 2 bata. Naisip ko kung paano na lang kaya ang mga susunod nilang araw kung naubos na ang 20 pesos na naiabot ko sa kanila. Saan na kaya sila mapupunta at paano kung muli silang gutumin? Napabuntong hininga na lamang ako. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad ko papunta sa aming barong-barong at habang naglalakad ako ay may nakita kong isang magarang sasakyan. Si Kuya Dado, yung kapitbahay namin na ng ibang bansa, ngayon ay big time na. Bumusi na siya sa akin. Oroy, kumusta ka na? Huminto ako at minukas niya ang bintana sa kanyang sasakyan. At mga ilang minuto ring nawala ang masangsang na amoy ng kanal at sari-saring amoy dahil sa bango ng loob ng sasakyan ni Kuya Dado na aking nalanghap. Okay lang naman po Kuya Dado, buti ka pa. Mayaman ka na, sabi ko sa kanya. Ganon talaga, tsaga lang Roy. Sabi nga nila kapag may hirap,
May ginhawa. Masayang sagot niya sa akin. Saan ka na niyang pupunta, Kuya Dado? Tanong ko sa kanya. Eto, kinuha ko lang yung ibang gamit ni nanay. Nasa Malate na kami ngayon. May bahay at lupa na ako nabili doon. Gusto mo minsan ay dalaw ka sa amin at na makapagkwentuhan naman tayo. Ang sabi ni Kuya Dado sa akin. Aba, hindi ko po tatanggihan yan, Kuya. Basta, paghahanda mo ako ng masarap na pagkain, ha? Sabay tawa na naming dalawa. Oo naman, Roy. Walang problema, basta ikaw. Malakas ka sa akin eh. Para na rin tayong magkapatid. Ang sabi ni Kuya Dado sa akin habang inaabot ang adres ng tirahan niya. Salamat, Kuya Dado. Dadalawin kita kapag nagawi ako sa lugar ninyo. Maikling tugon ko sa kanya. O sige, Roy. Mauna na ako at baka hinahanap na ako ni nanay. Dalaw ka lang dun ha, huwag kang mahihiya. Muling paalala ni Kuya Dado sa akin. Sige, Kuya Dado, mag-ingat ka at pakumusta na lang po ako kay Nanay Isabel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala na gano'n na kayaman si Kuya Dado. Dati-rati ay sabay pa kaming namumulot ng basura. Ngayon ay big time na siya. Yun ay dahil na rin sa kanyang pagiging masipag kaya nakukuha na rin niya ngayon ang nararapat sa kanya. Natanaw ko si nanay habang nagluluto sa labas at nakita ko ang apoy na kanyang pinaglulutuan. Kahoy lang ang pinaglulutuan namin kaya maaga pa lang ay nagluluto na si nanay dahil minsan kapag hindi pa tuyo ang kahoy ay matagal maluto ang pagkain. Habang papalapit ako ay nakita ko nang kumaway sa akin ang 5 taong gulang kong kapatid na si Sarah. Dalawa lang kaming magkapatid, Papa Dudut, kaya pinangako ko na sa sarili ko na aalagaan ko ang aking kapatid at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para lang mabigyan siya ng magandang buhay. Nang makalapit na ako ay niyakap niya ako. Buti na lang at may nabili akong 2 pirasong yema para pasalubong ni Sarah. Pag-abot ko sa kanya ay tuwang-tuwa siya. Kuya, salamat po. Bukas 3 na ha. Sabi sa akin ang aking kapatid. Eh kaya naman pala ako niyakap eh kasi alam mo may ibibigay ako sa'yo. Paano kung wala akong ibibigay sa'yo, baka hindi mo na ako yakapin? Ang sabi ko sa aking kapatid habang ako'y nakayuko para maabot siya. Eh kuya, yayakapin pa rin kita kasi kuya kita. Tumawa na lang ako. Pampatanggal pagod kasi ang yakap ng aking kapatid. Minsan yung maliliit na bagay ang nagpapasaya pa sa puso mo. Gaya na lang ng mga yakap ng kapatid ko na hindi matutumbasan ng kahit ilang pang ginto sa mundo. Nasa 13 anyos na ako noon, Papa Dudut, pero nasa grade 4 pa lamang ako. Paano kasi pahinto-hinto ang aking pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Naglalabada lamang si nanay sa mga bahay-bahay at si tatay naman ay nangangalaka lamang. Ang kapatid ko namang si Sarah ay sakitin kaya ang perang na itatabisana nila nanay at tatay para maging baon ko ay napupunta sa pagpapagamot ng aking kapatid. Mahina kasi ang puso niya. Kahit ganoon ang kalagayan namin ay gumagawa pa rin ako ng paraan para makapag-aral. Pagkatapos ko sa eskwela ay diretso kagad ako sa pamumulot ng bote, dyaryo at bakal na pwede kong maibenta. Hindi ako nahihiyang magtanong sa mga bahay-bahay kung may mga damit silang hindi na ginagamit para maibigay ko sa kapatid kong si Sarah. May ilan naman na nakakaintindi ng sitwasyon ko pero kadalasan ay panlalait at panghuhusga ang mga naririnig ko. Hindi na nga silang magbibigay, yuyukaran pang pagkatao mo. Kesyo ano raw ang ginagawa ng mga magulang ko. Or wala naman daw patutunguhan ang ginagawa ko dahil ang mabuhay ng mahirap ay mamamatay din na mahirap. Minsan masakit ang mga naririnig ko pero kaya kong tiisin ang lahat ng yon. Makaahon lamang sa hirap ng buhay. Kapag nakakaipon ako ng sobra ay iniintrega ko kay nanay pambili ng gamot ng kapatid ko. Yung iba namang iniipon ko ay para makapag-aral. Ganon lang ang sistema ng buhay ko, Papa Dudut. Kung ngayong taon ay hindi ako nakapasok, gugugulin ko ang lahat ng oras ko sa pangangalakal nang sa ganon ay may magagamit ako sa pag-aaral ko sa susunod na taon. Hindi naman tumututol ang aking mga magulang sa mga ginagawa ko. Alam nila kung gaano ko kagustong mag-aral. Anak, pasensya ka na kung hindi ka namin matulungan sa pag-aaral mo ha, ang sabi sa akin ni nanay habang nagkwekwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay. Nay, huwag niyo po akong alalahanin.
Kayang-kaya ko po ito. Hindi ko naman po gagawin kung alam kong walang patutunguhan ng lahat ng ito. Ang sabi ko sa kanya, alam ko anak, kayang-kaya mo yan. Patawarin mo kami kung hindi namin kayo nabigyan ng kapatid mo ng magandang buhay. Alam mo namang pareho kaming grade 3 lang ang natapos ng tatay mo. Kaya hanggang dito lang ang kaya naming trabaho. At eto pa ang kapatid mo. May maintenance na gamot kaya hindi ka namin maabutan sa pag-aaral mo. Pasensya ka na ha. At sana naiintindihan mo kami ng tatay mo anak. Nanay naman, pwede ka na mag-artista niyan sa drama mo nay eh. Sabay ngiti ko kay nanay nang mahalata kong tutulo na ang kanyang mga luha. Basta anak, magtiwala ka lang sa mga pangarap mo. At alam kong balang araw ay matutupad mo ang lahat ng nanaisin mo. Magdasal ka lang lagi anak ha. Laging may awa ang Diyos. Ang sabi ni nanay sa akin. Opo nay, alam kong walang imposible kapag naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Marami nagsasabi na dapat ko na daw tigilan ang pangangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Yung mga kapitbahay namin na walang tiwala sa kaya kong gawin ng number one kong fan sa pagdidismaya sa akin na wag ko na raw ituloy ang aking kahibangan. Minsan masakit ang mga sinasabi nila na wala daw akong pag-asang makapagtapos ng pag-aaral sa sitwasyon ko. Napapabuntong hininga na lamang ako. At ni minsan ay hindi ko din iniisip na sukuan ang laban. Uy Robert, bigyan mo naman ng baon mo si Kuya Roy. Kawawa naman oh, walang makain. Mulat na ang mata. Sabi sa akin ng isa kong kaklase na si Andrew. Anak siya ng teacher. Hindi ko nga maintindihan dahil napakabait naman ang mama niya. Ngunit yun naman ang kinasama ng ugali niya. Ah Robert, hindi okay lang. Madami naman akong kinain na almusal kanina sa bahay eh. Kaya busog pa naman ako. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Oy Robert, sige na, bigyan mo na. Nahihiya lang magsabi sa'yo yan eh. Pagpupumilit ni Andrew. Robert, kainin mo na yan. O baka kaya bigyan mo na lang si Andrew. Baka kasi siyang may gusto ng baon mo. Kaya sa akin niya pinapasa. Sabay tawan na ng iba ko pang kaklase. Nainis si Andrew sa akin na tinapon sa mukha ko ang tinapay na kinakain ni Robert. Hoy Roy, mahirap ka lang at wala kang karapatan para magsalita at umangal sa ginagawa namin sa'yo, patay gutom. Ang sabi ni Andrew. Napakasakit isipin na ganoon nga kaming matahin ng taong dapat ay umiintindi sa aming sitwasyon. Andrew, huwag ka namang ganyan. Lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Walang mahirap o mayaman. Gusto mo bang sabihin ko sa mama mo na kumukopya ka lang lagi sa exam at hindi gumagawa ng assignment? Sabi ko sa kanya. Mukhang natakot ata at bigla na lamang lumabas. Pero bago pa siya makalayo ay sinabihan niya ulit ako ng patay gutom at pobre. Ang sakit-sakit papadudot na isipin na wala kaming karapatan para maging masaya at maging parte ng kanilang mundo. Kuya, pagpasensyahan mo na si Andrew, wala lang talagang magawa sa buhay yun eh. Ang sabi ni Robert sa akin. Oo naman. Wala yun sa akin at saka ako ang pinakamatanda dito sa inyo. Ako ang kuya ninyo kaya naiintindihan ko ang sinasabi niya. Pero ito lang ang masasabi ko. Kahit ano pa ang gawin niya at gawin ng ibang tao, hindi ito magiging hadlang sa akin para matapos ko ang pag-aaral ko. Kaya dapat ganun ka din Robert. Sabi ko sa kanya noon. Napansin ko mga ngiti sa kanyang mga labi. Mayaman sila Robert papadudot dahil parehong OFW ang kanyang mga magulang. Pero hindi yun naging balakid para maging arugante at mayabang siya katulad ni Andrew. Iba si Robert. Mabait siya at maunawain, siya ang naging kaibigan ko kaya marahil ay mas lalong nainis sa akin si Andrew. Pero magkaganon pa man ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming magandang pagkakaibigan ni Andrew. Ako bilang isang kaklase at kuya niya. Kung akala ko ay doon na tumigil si Andrew ay mas lalo pa siyang nanlait sa akin. Lalo na noong malaman niyang ako ang nanguna sa aming klase. Eh paanong hindi mangunguna yan eh ang tanda-tanda na niyan. Nasa grade 4 pa lang. Sabay tawanan ng iba kong kaklase. Nag-aral lang talaga ako mabuti Andrew. Kaya kung ako sa'yo, ganun din ang gawin mo. Imbis na mag-aksaya ka ng oras para asarin ako, subukan mo din mag-aral. Sabi ko tapos ay tawanan na ulit nila. Ngunit talagang hindi nagpahuli itong si Andrew.
Alam ko na kung anong ginawa ni Roy kaya lagi siyang nangunguna sa klase. Hinintay ko ang mga susunod na salitang lalabas sa kanyang bibig. Kasi laging kinakain kamote. Sabi niya sa akin at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kay Andrew para tigilan niya ako. Pero hindi na nga ata talaga siya magbabago. Uy ano, bigyan niyo na ng kamote si Kuya Roy. Baka magutom na siya at wala siyang maisagot sa exam. May exam pa naman tayo mamaya. Sabing ulit ni Andrew. Kahit hindi ako kumain ng kamote, nag-aaral naman ako. Ikaw Andrew, baka kailangan mong kumain ng kamote. Kasi hindi naman ikaw nag-aaral, di ba? Ang sabi ko sa kanya. Na iba ang mukha nitong si Andrew at nakita kong nainis siya sa mga sinabi ko. Hoy, tandaan mo ito Roy ha. Balang araw makakaganti rin ako sa'yo. Wala kang laban sa katulad naming mayaman. Ang mga katagang binitawan ni Andrew na walang laban sa tulad naming mayaman ang sobrang nakapagpasakit sa aking kalooban. Minabuti ko na lamang na hindi magsalita pero nagpatuloy pa rin siya. O ano? Hindi ka makapagsalita ngayon kasi totoong hindi mo kaya ang mayayaman na tulad namin. Ang mahirap na tulad mo ay walang saysay dito sa mundo. Kasalanan ng mga magulang mo kung bakit kayo naging mahirap. Panunumbat ni Andrew sa akin. Nang idamay niya ang aking mga magulang sa kung ano ang sitwasyon ko ngayon, ay doon ko hindi napigilan ang sarili ko. Sabihin mo na ang lahat sa akin, pero wag na wag mong idadamay ang mga magulang ko. Kung mahirap man kami, magpasalamat ka dahil hindi kami naging mayaman dahil kung ikaw ang nasa kalagayan ko ngayon, baka hindi mo kayanin. At kahit mahirap lang kami, kahit kamote lang ang laging pantawid gutom ko, kahit wala akong bagong sapatos o damit, hinding-hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa kahit na anong material na bagay. Dahil masaya kami kaya pwede ba Andrew, kung wala kang magawa sa buhay mo, pagtuunan mo na lang ng pansin ang pag-aaral mo nang hindi ka laging umaasa sa katabi mo at suhulan sila ng pera para kopyahan mo. Sabi ko sa kanya, punong-puno na ako kay Andrew at kahit mas nakakatanda ako sa kanya ay tama lang siguro na sabihin ko yon sa kanya. Dahil nasa katwira naman ako. Hindi na muling umimik si Andrew hanggang sa dumating na ang aming teacher. Hindi ko lubos maisip na ganito pala ang tingin sa amin ng mayayaman na wala kaming pakinabang sa mundo. Pero hindi ako susuko na balang araw, maiaahon ko din sa hirap ang aking buong pamilya. Magmula noon papadudot ay huminto na si Andrew sa pambubuli sa akin. Bago kami graduate ng elementarya ay nakausap ko ang mama ni Andrew at humingi siya ng dispensa sa lahat ng panlalait na inabot ko kay Andrew. At sabi niya sa akin na wag daw akong susuko sa lahat ng pagsubok na dumarating sa aking buhay. Naging tuloy-tuloy na ang pag-aaral ko sa elementarya sa tulong na rin ng mga teachers ko na minsan ay binibigyan ako ng pagkakakitaan. Gaya na lamang ng pag-iigib kina Mrs. Santos, paglilinis ng kulungan ng baboy at manok sa poultry nila Mrs. Gutierrez, napakalaking tulong ang nakuha ko sa aking mga guro na hindi humintong maniwala sa kung ano ang kaya kong gawin sa buhay. Yung sobrang naiipon ko ay naiaabot ko naman kay nanay para pambili ng gamot ni Sarah. Ay, eto po o idagdag niyo po sa gamutan ni Sarah. Alam kong maliit lang yan nay pero kahit papaano, makakatulong po ito sa atin sa ganitong pamamaraan. Sabi ko kay nanay at tumingin sa akin si nanay sa kanya hinawakan ang kamay ko. Anak, salamat ha. Napakaswerte namin ng tatay mo dahil ni minsan ay hindi ka namin narinig na magalit o magreklamo dahil ganitong buhay lang ang meron tayo. Nay, mas maswerte ako sa inyo dahil lahat ng pwede niyong gawin ay ginawa ninyo para lang mapabuti kaming magkakapatid, ang sabi ko kay nanay habang pinupunasan ko ang luha niya. Anak, salamat ha. Lagi kong pinagdarasal na sana matupad lahat ng mga pangarap mo sa buhay, ang sabi ni nanay sa akin. At lahat ng pangarap ko ay tutuparin ko nay para sa inyo. Pangako, gagawin ko po ang lahat sa abot ng aking makakaya. Para balang araw, uupo lang kayong dalawa ni tatay sa isang malaking bahay at hindi na kayo magtatrabaho pa, ang sabi ko kay nanay. Nakapagtapos na nga ako ng elementarya at graduate bilang valedictorian.
Suot ang nahiram kong sapato sa aming kapitbahay ay taas noo kong sinabit ang aking medalya sa aking magulang pag-akyat nila sa state. Sigawan lahat ng kaklasiko at masayang masaya rin ang mukha ng aking mga guro at sinanay at tatay ay halatang proud na proud sa akin. Alam kong marami pa akong pagdaraanan bago ko makamit ang aking inaasam na tagumpay. Alam kong simula pa lang ito pero kailanman ay hindi ako susuko na balang araw. Baka pagtapos ako ng pag-aaral, makahanap ng magandang trabaho at hindi na muling maghihirap pa. Naging maayos na ang lahat hanggang sa tumungtong ako sa high school sa edad na 16. Medyo nakakaramdam na rin ako ng hiya papadudot dahil halos nagdadalaga na rin ang mga kasama ko at hindi na bata ang isip nila. Nakakaramdam ako ng hiya sa tuwing tinatawag nila akong Kuya Roy. Mababait ang mga kaklase ko dito. Pero ganun pa man ay madali ko silang nakapagpalagayan ng loob. Hindi ko na naging kaklase pa si Andrew, ang lagi nang bubuli sa akin dahil sa pribadong paaralan na siya pinag-aral ng kanyang mga magulang. Yung mga classmate ko dati noong elementarya ay kalahati lang ang nag-aral dito kasi yung iba ay nagsilipata na. At yung iba naman ay nag-aral dito ay nasa ibang section. Yung akala ko ay magiging okay na ang lahat ay nagkaroon kami ng dagok sa buhay. Mga bandang alas 5 na yon ng hapon at dali-dali na akong papauwi sa amin. Gusto ko kasing sabihin na may nakuha ng sponsor sa aking pag-aaral. Tinulungan ako ng principal na si Mrs. Alma, kaya laking pasalamat ko dahil wala daw akong dapat na alalahanin pa sa mga bayarin at sa matrikula dahil sa sponsor kong foreigner. Ganon na ganon ang paglalarawan sa akin ni Ma'am Alma na habang nagkukwento ay kinikilig pa. Dumaan muna ako noon sa tindahan ng mga candy para bilhan si Sarah ng yema. Pumili ako ng isang balot ng yema sa halagang 10 piso. Sigurado matutuwa na naman si Sarah dito. Bulong ko sa aking sarili. Nang matanaw ko na ang aming barong-barong ay hindi ko na napigilang tumakbo sa saya ng aking ibabalita. Nay! Nay! Malakas na tawag ko kay nanay. Nakita ko si nanay na lumabas ng pintuan. Ano ba yan anak? Eh bakit ka sumisigaw? May problema ka ba? May nakaaway ka ba? Sunod-sunod na tanong ni nanay sa akin. Si nanay talaga oh, pero nay, eto may good news ako sa inyo. Ang sabi ko kay nanay habang abot langit ang aking ngiti. Ano yun anak? Tanong ni nanay. Nay, may nakuha na pong sponsor yung principal namin para magbayad sa lahat ng kakailanganin ko sa aking pag-aaral. Ang sabi pa nila kung magtutuloy-tuloy daw ako sa magagandang grado ko ay baka hanggang kolehiyo na ako pag-aralin nila. Ang sabi ko kay nanay. Talaga anak, abay magandang balita yan. Ang sabi ni nanay habang yumakap siya sa akin. Maya-maya pa ay narinig namin si Sarah. Nanay! Sigaw niya kaya dali-dali kaming pumasok sa loob at nakita namin si Sarah na dumudugo ang kanyang ilong at halos namutla na noong makita namin. Sa sobrang kaba ni nanay ay hindi na niya alam ang gagawin. Binuhat ko si Sarah at nagdesisyon akong dalhin siya sa ospital. Anak, wala tayong pambabayad. Mangiyak-iyak na sabi ni nanay. Bahala nanay, ako ang gagawa ng paraan. Madala lang natin si Sarah sa ospital. Para nang sa ganun eh malaman natin kaagad kung ano ang sakit niya. Matapang nasagot ko kay nanay. Hindi ko pwedeng ipakita at iparamdam sa kanya na mahina ako dahil gusto kong maging matatag din sila. At kung ano man ang sakit ni Sarah, nagtitiwala ako sa Diyos. Alam kong may awa siya sa lahat ng taong katulad namin na naghihikahos sa buhay. Walang may gustong pasakayin kami sa taxi noon, Papa Dudot, para sana mas mapadali ang pagdala namin ni Sarah sa ospital. Medyo may kalayuan pa kasi yun. May naitabi akong 300 para sana sa darating na birthday ni Sarah. Lahat ng taxi ay sinubukan kong parahin pero walang huminto. Marahil dahil siguro sa aming itsura na akala nila ay wala kaming kakayahan para magbayad. Kaya minabuti na lang naming sumakay ng tricycle. Pagdating namin sa ospital ay agad namang inasikaso ng mga nurse ang aking kapatid. Maya-maya pa ay dumating ang isang doktor. Hawak ni Mama ang nanlalamig na kamay ni Sarah. Ano po ba ang nangyari sa kanya, Mrs.?
Tanong ng doktor kay mama. Nakita na lang po namin siya na nanghihina at dumudugo po ang ilong. Hindi na po namin alam ang aming gagawin kaya dinala na po namin siya dito. Malumanay na sagot ni mama. Nang mga panahon na yon ay pabulong akong nagdarasal sa Diyos na sana'y maging okay naman ang aking kapatid. Sige po misis, i-check lang po namin ang anak ninyo, ang sabi ng doktor sa amin. Biglang yumakap sa akin si nanay. Anak, ano ba itong nangyayari sa atin? Tanong niya na umiiyak. Kita ko kung gaano nahirapan ang kalooban ni nanay sa sitwasyon namin ngayon. Nay, magpakatatag ka lang. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Sabi ko kay nanay, kahit na sa totoo lang ay pilit ko ding kinukumbinsi ang sarili ko kung talaga bang kakayanin namin ang lahat ng ito. Mga ilang minuto rin ang lumipas at lumapit ang doktor sa amin. Misis, kinuhanan ko po ng sample ng dugo ang anak ninyo para masigurado po namin kung ano ba talaga ang sakit niya, pero habang hindi pa po natin alam ay mabuting dito na muna siya sa ospital. Nang sa ganun ay maobserbahan muna natin siya at makapagpahinga na rin. Nangihina pa kasi siya ngayon, ang sabi ng doktor kay nanay. Sige po sir, maraming salamat po. Maikling tugon ni nanay. Alam kong kinakabahan na naman siya sa kung ano ang susunod na mga mangyayari. Wala pa rin malay si Sarah habang nakadikit sa kanya ang mga aparatos na maaaring nagsisilbing pagdugtong ng kanyang lakas. Ang daming bumabagabag sa isipan ko noon, Papa Dudut. Hindi ko alam na bakit sa dami ng taong mga masasama dyan ay kami pa ang napili ng tadhana na dumanas ng lahat ng ito. Minsan, iniisip ko kung hanggang saan nga ba ako aasa na balang araw ay malalagpasan din namin ang lahat ng ito. Ang hirap-hirap, Papa Dudut, na maging malakas kahit na hinang-hina ka na at wala kang ibang maisip kundi ang sumuko. Hanggang saan ko nga ba kakayanin ang lahat ng ito? Wala na ba talagang katapusan ang lahat ng pagsubok na dumarating sa aming buhay? 2 araw din ang nakalipas hanggang sa malaman na namin ang resulta ng ginawang pagsusuri sa kanyang dugo. 2 araw din akong lumiban at wala namang problema yon, ang sabi ng aming guro. Naiintindihan niya ang aming sitwasyon. Magandang umaga po sa inyo. Bungad sa amin ng doktor na umasikaso kay Sarah. Hindi rin maipenta ang kanyang mukha kaya mas kinabahan ako. Magandang umaga din po sa inyo sir, ang sabi ni nanay na nakahawak sa aking kamay. Ramdam kong kinakabahan din ito sa sasabihin ng doktor. Anay, makailang ulit din ang ginawa kong test para masigurado kung ano nga ba talaga ang pinagdaraanan ng anak ninyo. Pero ito po talaga ang lumabas. Bahagyang pinutol ng doktor ang kanyang pananalaysay para tumingin sa papel na hawak niya. May cancer po sa dugo ang anak ninyo. Stage 3 na po. Ilang segundo rin kaming napatulala ni nanay sa mga narinig namin. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni nanay. Dok, sigurado po ba kayo? Tanong ko sa doktor. Umaasa pa rin ako na baka nga nagkamali lang sila sa pagtingin kay Sarah. Oo, iho. Sorry pero yun talagang naging resulta ng kanyang test. Ramdam ko ang pagkahabag ng doktor sa aming dalawa ni nanay at lalo na kay Sarah na sobrang bata pa para magkasakit ng ganun. Sana ako na lang ang nagkasakit anak at hindi na ang kapatid mo. Umiiyak na sabi ni nanay. Nay, huwag kang ganyan, may awa ang Diyos. Ang sabi ko kay nanay na pilit ko din kinukumbinse na magiging maayos din ang lahat. Dok, paano po ba gagaling ang kapatid ko? Tanong ko sa doktor. Mahaba-habang gamutan ito, iho. At kinakailangan siyang sumailalim sa isang chemotherapy na maaari makapagdugtong sa kanyang buhay, ang sabi niya. Eh mga magkano po kayang magagastos namin doon, Dok? Tanong kong muli sa kanya. Malaking pera ang kakailanganin mo, iho, para tuluyang gumaling ang kapatid mo. Ang stage 3 cancer ay napakahirap labanan, kaya kailangan ng mahaba-habang gamutan dito, ang sabi ng doktor. Napahagulhol na lang si nanay.
Ako naman ay hindi ko maintindihan ang mararamdaman ko. Halos hindi na kami kumain, Papa Dudut, para lang may maipambili ng gamot ni Sarah. Tapos eto na naman pala, ang saklap na naman ang mga nangyayari sa amin. Mahirap na nga kami, masaklap pa ang mga nangyayari sa amin. Nalaman din ni Tatay ang kalagayan ni Sarah. Malungkot kaming lahat dahil sa totoo lang ay hindi namin alam kung saan namin kukunin ang pagpapagamot ni Sarah. Eto nga at halos hindi na kami makakain. Tapos eto pa, ang hirap talagang mabuhay sa mundo ng walang pera. Mahirap ipanganak ng mahirap. Magkaganon pa man ay mas pinili ko pa rin magpakatatag para kina Nanay, Tatay at Sarah. Ayoko makitaan nila ako ng pagsuko. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Ang sabi ng doktor ay pwede rin daw naming maiuwi si Sarah sa bahay. Ang problema lang ay kung paano namin hahagilapin ang perang pagdugtong ng buhay ng aking kapatid. Anak, tumigil ka na muna sa pag-aaral mo. Ang sabi ni Tatay sa akin, Tay, hindi pwede. Kailangan ko mag-aral para makahanap ako ng magandang trabaho nang sa ganun, matulungan ko kayo sa pagpapagamot ni Sarah. Ang sabi ko kay Tatay, na medyo napataas ang boses ko. Sapagkat eto na lang talaga ang bumubuhay sa aking pag-asa na balang araw ay makakaahod din kami sa hirap ng buhay. Anak, mas importante pa ba yan kaysa sa kapatid mo? Tanong ni Tatay. Ni minsan, Tay, hindi ko naman kinalimutan yan. Kaya nga po ko nagsusumikap na makapagtapos para sa inyo. Ang sabi ko kay Tatay na halos maluhana ako. Anak, mas makakatulong ka kung magtatrabaho ka muna. Pwede ka naman makahanap ng matinong trabaho kahit na hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Tingnan mo ko, marangal ang trabaho ko kahit grade 3 lang ang natapos ko. Ang sabi ni Tatay na medyo tumaas din ang boses sa akin. Ano, Tay? Isang mambubuti? Yan bang pangarap ninyo para sa akin? Pwes hindi yan ang gusto kong mangyari, Tay. Ang maging isang katulad ninyo. Ang sabi ko kay Tatay. Dinuro-duro ako ni Tatay at saka kwenelyuhan. Langya ka! Kaya mo na akong sagot-sagutin ang ganyan? Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo dahil baka lahat ng salita mo ay kainin mo din kapag hindi mo natapos yung pag-aaral mo. Ang sabi ni Tatay, aaminin kong naging masakit ang pananalita ko sa kanya. Pero nasaktan din ako nang malaman ko na wala din pala siyang tiwala sa akin. Ang sakit sa kalooban na ang mismong tatay ko ay walang tiwala sa maaari kong marating sa pag-abot ng aking pangarap. Pinagpatuloy ko pa rin ang aking pangarap, Papa Dudut. Nag-aaral ako sa umaga at nangangalakal sa gabi kung ano-ano ngang trabaho ang pinapasok ko para lamang maipagpatuloy ang aking pag-aaral habang tinutulungan ko ang aking kapatid. Si Sarah na lang nga ang naging inspirasyon ko para ipagpatuloy ang aking laban sa buhay. Maaring sabihin ng ating mga kabarangay na masyado akong nagmamagaling at wala namang patutunguhan ang aking pag-aaral dahil hindi din naman ako makakapagtapos ng kolehiyo. Maaring ganon ang tingin sa amin ng iba na mahirap lamang kami at hindi kami magtatagumpay sa buhay. Pero Papa Dudut, ang kahirapang yon ang naging isang dahilan para mas lalo akong magsumikap. Alam kong kakayanin ko at balang araw ay magtatagumpay ako at hindi na rin kami magiging mahirap na mamaliitin lamang na mga mayayaman na walang puso. Balang araw, mapapatunayan ko din na pwede ding mangarap kaming mahirap. Lahat kami ay nagdoble kayod para kay Sarah. Si Nanay naglalabada at nagiging tagapag-alaga na rin ang mga anak ng amo niya. Wala namang naging problema si Nanay sa amo niya dahil sobra silang mabait at kahit mayaman sila ay niminsan ay hindi nila pinaramdam kay Nanay na mahirap lang kami. Minsan nga ay pinapadalhan pa nila si Nanay ng mga pagkain o di kaya ay prutas para kay Sarah. Si Tatay naman ay maliban sa nangangalakal siya ay sinusubukan din niyang magtinda ng balot tuwing gabi at sa construction din minsan. Halos lahat ng trabaho ay pinasok din ni Tatay kahit na mahirap ay kinakaya niya. Samantalang ako naman ay nag-aaral tuwing umaga, pag-uwi ng bahay ay tatapusin ko muna lahat ng aming asignatura, saka aalis para maglinis ng poultry ni Mrs. Reyes.
Buti nga papadudod ay pinapayagan nila akong gawin yon kahit gabi na. Mga 2 oras lang yon. Pagkatapos nun ay maglalako na ako ng candy sa mga jeep. Minsan nga ay nagiging konduktor pa ako ng jeep at tuwing madaling araw naman, kargador ng gulay at isda sa palengke. Wala kong sinuko ang trabaho dahil alam kong napaka-importante nitong pandugtong buhay ng aking kapatid na si Sarah. Kuya, bakit halos hindi na tayo nakapaglalaro? Tanong sa akin ni Sarah nang minsang makita niya akong gumagawa ng proyekto namin sa Filipino. Busy ka ba sa pag-aaral, kuya? Tanong niya na may halong lungkot ang boses. Hindi naman, pero kailangan magtrabaho ni kuya para may panghanda tayo sa birthday mo. Di ba sa susunod na buwan na yon? Ang sabi ko sa kanya. Pilit ng aking mga ngiti. Ayokong makita niyang malungkot ako. Oo nga pala, kuya. Pero kahit wala akong handa, kuya, basta kasama kita. Si nanay at tatay at saka mayema, pwede na yun. Umiti ang aking kapatid. Marahil ay nagtataka na rin siya kung bakit mahina lagi ang katawan niya dahil sa totoo lang ay hindi niya rin alam na may sakit siya. Dahil kapag tinatanong niya ako kung bakit siya may mga gamot na iniinom, ang lagi lang naming sagot ay may lagnat siya o kung minsan ay pampalakas ng katawan ang iniinom niya. Sa mga sandaling yun, Papa Dudut, ay niyakap ko siya. Kuya, hindi ako makahinga. Sandali akong bumitaw sa kanya at kinabahan. Ha? Bakit? Anong masakit sa'yo? Sabihin mo kay kuya. Nakita kong natawa siya sa aking reaksyon at saka nagsalita. Kuya, kasi niyakap mo ko ng mahigpit. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Napatawa na rin ako. Kinurot ko ang ilong niya at saka siya muling niyakap at sinabing, hayaan mo, Sarah. Lahat ay gagawin ko para maging masaya ang prinsesa ng buhay ko. Sinabi ko sa kanya. Talaga? Promise yan, kuya, ha? Ako lang ang prinsesa mo. Pangungulit niya sa akin. Opo, promise ni kuya yan. Sa mga pagkakataong yun, Papa Dudut, ay mas lalong lumakas ang loob ko na naisip kong dapat talagang hindi mawala ang kapatid ko sa aking buhay. Magdadalawang buwan na rin na ganon ang takbo ng aming buhay. Yung lahat ng ginagawa namin ay para sa ikagagaling ni Sarah. Mabait ang Diyos sa amin at hindi niya kami pinapabayaan dahil hindi kami nawawala ng trabaho. Naging maayos naman ang aking pag-aaral. Pero magkaganon pa man ay kulang na kulang pa rin talaga ang pera namin para sa pagpapagamot ni Sarah. Marami kaming gastusin tulad na lang ng kanyang gamot at syempre, kailangan din ng maingat kami sa pinapakain namin sa kanya. Naalala ko noon, Papa Dudut, na sa tuwing papasok ako ay asin lang ang inuulam namin. Dinadamihan ko lang ang pag-inom ng tubig para mabusog kaagad ako. Exam din namin noon at halos mag-aalboroto na ang tiyan ko sa sobrang gutom. Pero tinitiis ko yun. Mapaabot lang hanggang hapunan dahil wala naman ako makakain ng pananghalian. Kung suswertehin, makapagbaon din ako ng kanin at ang gagawin ko lang ay nilalagyan ko ito ng toyo, maitawid lang ang aking gutom. Pero ang pagkakataong hindi ko talaga makakalimutan ay sa tuwing Christmas party namin, na pinipili ko na lang na hindi sumama, pero mapalad ako sa mga kaklase ko dahil nag-aambag-ambag sila para lang makasama ako. Pero hindi ang lahat sa kanila, may ilan din na ayaw sa akin at masyado raw akong ambisyoso na pinipilit ko pang mag-aral kahit na hindi naman daw kaya. Na kahit anong pilit ko ay hinding-hindi naman daw ako makapagtatapos ng pag-aaral. Minsan pa nga sa tuwing bunutan ay makakarinig ako ng salita gaya ng, sana hindi ako mabunot ni Roy kasi wala namang pambili ng regalo yan. O di naman kaya, wag na lang nating isama sa bunutan si Roy. Kasi kawawa naman ang mabubunot niyan, baka kamote pang may regalo, saka sila magtatawanan. Roy, kumusta naman yung kapatid mo? Sabi sa akin ng kaibigan kong si Rusty, nakaklase ko din. Okay naman. Ayun, gamutan pa rin, sabi ko sa kanya. Hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon ninyo? Sabi niya sa akin na halatang naaawa sa aking kalagayan. Nahihirapan din ako pero wala naman akong magagawa eh.
andito na at ang kailangan lang ay tatag ng loob. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Mayaman ang pamilya ni Rusty pero kahit ganoon ay hindi siya katulad ng ibang mapagmata sa kapwa. Dito siya nag-aaral sa pampublikong paaralan dahil bulakbul siya sa kadahilan ng nagre-rebelde raw siya dahil halos wala na sa kanyang oras ang mga magulang niya. Kaya dito na lamang siya pinag-aral kesa sa pribadong paaralan na lagi siyang gumagawa ng kalokohan. Ganon ang kwento ni Rusty nang maibahagi niya yon sa akin. Noon naman ay naisip kong maswerte pa rin pala ako dahil kahit wala kaming pera at lagi kaming may problema ay hindi kami bumibitaw sa isa't isa. At yun naman ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pagkakaroon ng masaya at buong pamilya. Anak! Anak! Tawag sa akin ang nanay ko noong nagtatrabaho ako sa poultry. Sa sigaw na yon ni nanay ay bigla akong kinabahan. Nay! Ano po yun? Tanong ko sa kanya. Nabigla ako at napasugod si nanay dito kaya sobra na akong kinabahan. Ang kapatid mo! Maikling tugon ni nanay. Ano pong nangyari kay Sarah? Sabi ko kay nanay. Isinugod namin ng tatay mo ang kapatid mo sa ospital at bigla siyang nanghina at ikaw ang hinahanap niya. Sabi ni nanay. Agad ako nagpaalam sa amo ko at saka tumungo sa ospital. Pagdating ko doon ay nakita ko ang aking kapatid. Halos maluha ako papadudot nang makita kong mas dumami ngayon ang mga aparatos na nakasaksak sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor. Dok, ano po bang nangyayari sa kapatid ko? Bakit po siya biglang nanghina? Hindi kaagad nagsalita ang doktor. Huminga muna siya ng malalim at saka nagsalita. Tatapatin ko na kayo. Kinakailangan na po talaga ni Sarah na maumpisahan ang kanyang gamutan sa lalong madaling panahon, ang sabi ng doktor. Problema na naman. Sabi ko sa isip ko, kung noong una ay nakagawa kami ng paraan para mailabas si Sarah sa ospital at mabayaran ang lahat ng babayaran, sa kanyang gamutan, eto na naman kami. Baon pa sa utang at lalong mababaon muli, hindi ko na alam kung saan ko pupulutin at hahanapin ang pera sa pagpapagamot ng aking kapatid. Naghanap ng mauutangan si nanay at tatay samantalang ako ay lutang pa rin ang isipan ko, pero pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral at pagtatrabaho ko. Naikwento ko ito kay Rusty, ang aking kaibigan. Tol, kailangan mo ba talaga ng pera? Tanong niya sa akin. Oo tol, kailangan ko talaga eh. Sagot ko. May ipapagawa ko sa iyo ha. Kapag nagawa mo ng maayos, babayaran kita ng malaki. Sabi niya sa akin. Sa tono ng pananalita ni Rusty ay hindi ako sigurado kung mabuti ba o hindi ang pinapagawa niya. Kailangan mo lang kunin itong ibibigay ko sa iyong pera. At pagkatapos ay ibigay mo ito sa address na sasabihin ko. Sabi niya na halos bumubulong sa akin. Pagkatapos, kunin mo yung ibibigay niyang pakete sa'yo, ang sabi ni Rusty sa akin. Anong pakete yun, tol? Tanong ko sa kanya. Hindi mo na kailangan pang malaman. Basta gamot ko yun. Pampawala ng problema. Kung gusto mo, bibigyan kita, ang sabi niya sa akin. Hindi na, di bali na lang. Pero gagawin ko pinapagawa mo, ang sabi ko kay Rusty. Hindi naman ako nagmaang-maangan pa para hindi malaman kung ano ang pinapakuha niya sa akin at kung bakit pinapaiwas niya ako sa mga pulis. Alam kong droga yon, pero nagkibit balikat na lamang ako para sa ikagagaling ng aking kapatid. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang gagawin ko, basta ang alam ko, para yon kay Sarah. Alas 8 na noon nang pumunta ako sa apartment na tinitirhan ni Rusty. Pasmado ang aking kamay, hindi ko alam kung tama ba itong gagawin ko. Bago ako tuluyang pumunta kay Rusty ay binisita ko muna si Sarah sa ospital. Nakita ko ang kanyang kalagayan. Masakit sa akin na makita siyang ganon dahil parang unti-unting dinudurog ang aking puso. Kuya, ikaw ba ang magbabantay sa akin ngayon? Naramdaman pa lang ng aking kapatid ang pagdating ko. Oh, bakit ka gumising? Dapat magpahinga ka lang muna,
Ang sabi ko sa kanya na mahina ang boses sapagkat nakita kong natutulog si tatay sa maliit na sulok sa katabi ni Sarah. Marami sila doon. Hindi lang ang kapatid ko ang pasyente sa kwartong yon, nasa ward lang din kasi si Sarah at nag-aalala ako dahil baka mahawa pa siya sa iba pang taong may sakit doon at inaalala ko din si tatay at nanay. Ayoko ng ganito. Mahirap maging mahirap. Akala ko kasi kuya, ikaw ang magbabantay sa akin ngayon eh. Hindi na kasi tayo nakakapaglaro. Ang sabi mo sa akin maglalaro tayo, pero lagi ka namang wala. Malungkot na sabi ng kapatid ko. Oo nga pala, nangako nga pala ako sa kanya na maglalaro kami. At sa dami ng iniisip ko ay nakalimutan ko na rin. Oo naman prinsesa ko, hindi nakakalimutan ni kuya yon. Pero sa susunod na ha, promise maglalaro tayo. Gusto mo ba ng manika? Ibibili kita kapag uwi ko ha, kaya magpagaling ka na. Ang sabi ko sa kanya. Nakita kong sumilay ang napakagandang ngiti ng aking kapatid. Ang mga ngiti na oras-oras ko sanang gustong makita. Opo kuya, gusto ko ng manika. At promise magpapalakas na ako para makapaglaro na tayo. Masayang tinig ng aking kapatid. Basta inumin mo lang lagi ang gamot na ibibigay sa'yo ng doktor ha. At huwag kang makulit. Dapat pag sinabi ng doktor na kailangan mo magpahinga, dapat magpahinga ka. Muli kong pagpapaalala sa kanya. Eh kasi kuya, ang pait naman ang gamot ko. Tapos ang dami pang nakasaksak sa akin na tulad nito. Tinaas niya ang nakakabit sa kanyang kamay. Para din naman kasi sa'yo yan eh. Kaya kung ano sinasabi at pinapagawa sa'yo ng doktor, gawin mo lang, okay? Ang sabi ko kay Sarah. Opo kuya, masusunod po ang mahal na prinsipe. Ang sabi ni Sarah na halatang natatawa sa kanyang mga sinabi. Kung sana ganoon na lang kasaya lagi ang aking kapatid. Kung sana nakakapaglaro din siya tulad ng mga kaedad niya. Sigurado akong mas mag-e-enjoy niya ang buhay. Humalik na ako sa noon ni Sarah at saka sinabihan siya na magpahinga na. Mas lalo akong inudyukan ng tadhana na kailangan kong gawin ng mali para gumaling ang kapatid ko. Kung mali man itong gagawin ko, bahala na ang Diyos sa akin. Akala ko hindi ka na darating, bungad sa akin ni Rusty. Bakit mo naman naisip yan? Tanong ko sa kanya. Akala ko natakot ka na eh. Roy, alam ko na hindi ka tanga. Alam kong alam mo ang gagawin mo. Seryosong sabi sa akin ni Rusty. Oo Rusty, alam ko ang gagawin ko at hindi ibig sabihin ito na masama akong tao. Ginagawa ko lang ang lahat ng ito para sa kapatid ko. Pagpapaliwanag ko kay Rusty. Umiling si Rusty pagkatapos ay inabot sa akin ng pera. Alam kong mabuti kang tao Roy. Kaya lang mahirap ka lang at ang mga mahihirap ang nagigipit at kumakapit sa patalim. Ang sabi ni Rusty na bahagyang ngumiti at hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga ngiting yon. Pero nainsulto ang aking pagkatao. Maswerte ka Rusty at pinanganak kang may kakayahan sa buhay. Dahil kung kinagisnan mo din ang ganito sa buhay naming mahihirap, ay baka hindi mo kayanin. Palaba na sabi ko. Sige na Roy, huwag ka nang maraming sinasabi. Naiintindihan kita. O siya basta, huwag kang papahuli sa mga parak. Paalala niya. Sa mga pagkakataong yon, Papa Dudut, ay hindi ko alam kung tama o mali ang aking gagawin. Kung eto nga ba ang dapat at tamang gawin. Sa paglalakad ko ay dumaan ako sa malapit na simbahan, nagdasal ako at humingi ng kapatawaran sa isang kasalanang gagawin ko para sa aking kapatid. Nagpatuloy ako sa paglalakad at noong sasakay na ako ng jeep para sa lugar na itinuro ni Rusty, ay bigla akong may nakapa sa aking bulsa. Papelyon at nakalagay ang address ni Kuya Dado. Si Kuya Dado na nangako sa akin bibigyan niya daw ako ng magandang trabaho. Hindi ko alam kung paraan nga ba ito ng Diyos na dapat ay hindi ako gumawa ng masama. Pero siguro, oo nga, sinyalis yon na hindi paraan ng pagkapit sa patalim kapag ikaw ay nagigipit na.
Nakitawag ako sa isang tindahan na may telepono at doon ko sinabi kay Rusty na hindi ko na itutuloy ang gagawin ko. Hindi ako nakarinig ng kahit na anong sermon mula sa kanya. Alam kong mabait si Rusty kaya marahil ay naiintindihan niya ako. Pinili ko na lamang na pumunta sa bahay ni Kuya Dado at laking gulat niya sa aking pagbisita. Oroy, matagal na kitang hinihintay na pumunta ka rito. Eh bakit ngayon ka lang bumisita? Tanong niya sa akin. Masyadong maraming ginagawa sa bahay Kuya Dado. At ngayon lang din ako nakaipon ng pamasahe para makapunta rito. Ang sabi ko sa kanya habang paikot-ikot na gumagala ang aking mga mata. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ganito kalaki ang bahay ni Kuya Dado, bunga ng kanyang pagsusumikap. Buti ka pa Kuya Dado, asensado na. Alam mo Roy, hindi agad-agad ang swerte sa akin. Marami din akong hirap at sakripisyong pinagdaanan bago ko maabot ang lahat ng ito. Basta dasal lang at tiwala syempre. Kailangan kahit gaano kahirap ay huwag na huwag tayong gagawa ng nakakasama sa mata ng Diyos. At ang mga huling salita ni Kuya Dado ang nakapagpaliwanag sa akin. Tama nga siya. Hindi porket mahirap kami ay gagawa kami ng masama. Buti na lamang talaga at hindi ko tinuloy ang gawaing yun na kahit mahirap kami ay hindi namin pipiliin na maging masama. Isinaad ko lahat ng problema ko kay Kuya Dado at handa daw siyang tumulong. Nagtrabaho ako sa kanya dahil may kalayuan nga ang tinitirhan namin sa bahay nila ay tuwing Sabado at Linggo niya lang ako pinagtatrabaho doon. Ardinero, kusinero, tagalinis ng kotse niya at kung ano-ano pang mga ginagawa para masuklian lamang ang tulong na ibinibigay ni Kuya Dado. Hindi lang sapat kundi sobra-sobra ang pinapasahod niya sa akin. Kung minsan ay binabalik ko na ang iba pero pilit niya pa itong binibigay sa akin at lagi niya lang sinasabi sa akin na sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Napakabait ni Kuya Dado sa akin. Si Rusty naman ay pumunta ng Amerika at nalaman daw ng kanyang pamilya ang kanyang pinaggagawa sa Pilipinas kaya napilitan silang dalhin siya doon kasama ng kanyang ate. Minsan kapag naiisip ko siya, nakakaramdam ako ng pagkahabag dahil kahit gaano ka pala kaswerte sa pera ay hindi ka din naman magiging masaya kapag wala kang pamilya. Nakalabas nang muli ng ospital ang aking kapatid na si Sarah, pakonti-konti ay nakakabangon din kami sa tulong ni Kuya Dado. Mabilis din namang lumipas ang panahon at ako ay nasa third year high school na. Akalain niyo papadudot, kahit nasa dinami-dami ng problemang dumating sa akin, nagawa ko pa rin ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Kasi alam kong ito ang makakatulong sa akin para maiahon ko sa hirap ang aking pamilya. Ngunit nang akala ko'y okay na, ay saka naman nagkaroon muli ng matinding pagdadaanan ang aming pamilya. Inatake ng kanyang sakit ang kapatid kong si Sarah. At marahil ay eto na rin ang pinakamahirap sa lahat. Sa isang linggo ay tatlong beses siyang sinasalinan ng dugo para lang lumakas siya pero wala na. Gawin niyo po ang lahat na makakaya ninyo Dok para gumaling ang kapatid ko. Pakiusap ko sa doktor na tumitingin kay Sarah. Iho, ang tangi na lamang natin magagawa ay magdasal. Ang sabi ng doktor sa akin. Ano po bang ibig niyong sabihin Dok? Masyado nang mahina ang kapatid mo. Marami na rin siyang komplikasyon iho. And I don't think na makakayanan pa niya ang mga susunod na araw. Ginawa na namin ang lahat. Sorry iho, ang sabi ng doktor sa akin. Sinunto ko ang pader sa may ospital kaya nagdugo ang aking mga kamao. Ang unang yumakap sa akin ay si tatay. Si tatay na muli kong naramdaman simula noong magkaroon ng lamat ang pagsasama namin dahil nagkasagutan kami noon. Niyakap ko siya ng pabalik. Oo, matatag akong tao, pero sa pagkakataong ito, wala akong lakas para lumaban. Mula sa pintuan ng emergency room ay tinanaw ko ang aking kapatid na si Sarah. Ang sabi sa amin ng doktor ay makina na lang daw ang nagdudugtong ng buhay ng aking kapatid. Desisyon na lang daw namin ang hinihintay kung kailangan naming ipatanggal yon. Anak, pagpahingahin na natin ang kapatid mo.
Mangiyak-ngiyak na sabi ni nanay sa akin, "Nay, hindi pwede. Marami pa po kaming plano ni Sarah at hanggang ngayon ay hindi pa kami nakakapaglaro. Hanggang ngayon ay hindi ko pa siya nabibigyan ng isang maginhawang buhay." Ang sabi ko kay nanay, "Anak, tama ang nanay mo. Marami ng hirap ang pinagdaanan ng kapatid mo. Hayaan na natin siyang magpahinga." Pagsasang-ayon ni tatay. "Hindi pa. Hindi ko pa kaya. Nangako sa akin si Sarah na gagaling pa siya at magpapalakas." Ang sabi ko sa kanila. Hindi ko namalaya na sunod-sunod na pala ang luhang pumatak sa aking mga mata. Napakahirap mawala ng taong minamahal mo. Yung inspirasyon mo para mangarap ay wala na. 3 araw pa ang lumipas at iniwan na nga kami ni Sarah. Napakahirap, Papa Dudut, ang sakit sa kalooban. Yung hindi ko na siya nakikita sa bahay. Yung wala na akong kasamang mangarap na balang araw ay makakaahon din kami sa hirap. Kasama ng pagkawala ng aking kapatid na si Sarah ay ang tuluyan na ring inanod na katiting kong pag-asang matupad ang aking mga pangarap. Wala nang Sarah. Wala na akong kapatid. Wala na yung taong nagiging inspirasyon ko para magpalakas ng loob ko sa tuwing nawawalan ako ng pag-asa. Nakagraduate ako ng high school bilang salutatorian. Kahit na alam kong nadaya ako nung valedictorian na anak ng isang teacher din na ipinaubaya ko na sa kanila, total ay hindi ko naman itutuloy ang pag-aaral. Wala na rin naman akong pag-aalayan ng lahat ng aking pangarap dahil wala na si Sarah. "Roy, ano bang nangyayari sa'yo?" Sabi sa akin ni Kuya Dado na dumalaw sa bahay namin noon. Hindi ako nagsalita dahil wala akong ganang sagutin ang lahat ng kanyang katanungan. "Roy, ano ka ba? Sumagot ka. Ganyan ka na nga lang ba? Ano? Susuko ka na?" Ang sabi sa akin ni Kuya Dado. Tumingin lang ako sa kanya at saka pinakinggan lahat ng sasabihin niya. "Alam mo Roy, nakikita ko ang sarili ko sa'yo dati. Oo, hindi biro ang pinagdaanan mo ngayon. Mahirap ang mawala ng isang taong mahal pero sa tingin mo ba ay magiging masaya si Sarah kung makikita ka niyang ganyan? Madami din akong hirap na pinagdaanan pero mas bilib ako sa'yo Roy. Kasi mas mahirap ang sa'yo. Pero ni minsan na hindi kita nakitang sumuko. Kung kailan malapit nang matapos ang laban, saka ka pa ba susuko ngayon?" Ang sabi sa akin ni Kuya Dado. Tama siya. Sa dami ng pinagdaanan ko, ngayon pa ba ako bibitaw? Sa oras na yon ay may mumunting pag-asang sumilay sa aking puso para ipagpatuloy ang aking pangarap. Sa tulong na rin ni Kuya Dado na tumayo bilang nakakatanda kong kapatid, ay pinagsikapan kong makapagtapos ng kolehiyo. Minsan ay bumabalik-balik pa rin ang sakit ng pagkawala ng aking kapatid. Pero ngayon ay mas nananaig sa akin ang kagustuhan kong makatapos. Tama si Kuya Dado. Noong sinabi niya sa akin na kung nahihirapan daw ako ay mas nahihirapan ang aking mga magulang dahil 2 anak ang nawala sa kanila. Dahil simula noong mawalan sila ng anak, yun ay ang aking kapatid na si Sarah ay para na rin daw akong naglaho. Hindi na makausap ng maayos at laging wala sa sarili. Kaya laking pasasalamat ko noon kay Kuya Dado dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi ako mamumulat sa katotohanan ng hindi pa huli ang lahat para sa aking mga pangarap. Kumuha ako, Papa Dudut, ng kursong accountancy. Tinulungan ako ni Kuya Dado sa aking matrikula at sa tulong na rin ang aking scholarship bilang salutatorya na hindi ako pumayag na ibigay lang ng ganong-ganong kadali ni Kuya Dado ang lahat sa akin. Kaya doon na ako nanilbihan sa kanila. Tinuruan niya akong mag-drive nang sa ganon ay maipagmaneho ko din ang kanyang nanay. Akala ko noon ay mag-focus lamang ako sa aking mga pangarap. Hanggang sa makilala ko si Cindy. Napakaganda niya, Papa Dudut. Kaklasiko siya sa isang subject pero halos hindi na niya naman ako napapansin dahil sa dami-dami ng mga nakakaangat na lalaki na mas nakakapukaw ang pansin. Pero hindi ko akalain na sa dinami-dami ay mapapansin pa rin ng isang katulad ko. "Nagawa mo na ba yung pinapagawa ni Ma'am Marquez sa atin?" tanong niya.
Narinig ko lamang ang kanyang boses ay halos mabingi na ako sa inangat ng pintig ng aking puso. Oo, ikaw nagawa mo na ba? Sagot ko naman sa kanya. Hindi pa nga eh. Pwede ba ako magpatulong sa'yo? Muli niyang tanong sa akin. Halos mautal na ako noong kinausap niya ako, Papa Dudut. Pero minabuti kong pigilan yon. Walang problema. Tutulungan kita, dali lang namang gawin yun eh. Pahabol kong sabi sa kanya. Wala akong alam sa mga ganito pero gusto kong matuto para kay Cindy. Marahil ay naninibago lang ako sa pakiramdam na ito dahil ngayon ko lamang ito naramdaman. Doon na nga nagsimula, Papa Dudut, ang pagkakaibigan naming dalawa ni Cindy. Mula sa simpleng ngitian, sa simpleng kwentuhan ay nabuo ang pag-ibig ko sa kanya. Inutulungan ko siya sa lahat ng mga projects at maging sa pagre-review tuwing may quiz at exams. Maraming naiinis sa akin ang mga kabaro ko sapagkat ang isang tulad ko daw na mahirap ang pinansin ng isang napakagandang binibini. Walang iba kundi si Cindy. Nagdaan ang mga araw at lalo pang nabuo ang pagtingin ko sa kanya. Cindy, may gusto sana akong itanong sa iyo eh. Sabi ko sa kanya na may halong kaba pa. Ano yun, Roy? Mahinang sagot ng kanyang malamyos na tinig. Kung hindi mo sana mamasamain, pwede ba kitang ligawan? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung tama ba itong ginawa ko pero wala naman sigurong masama ang sumubok. Ilang segundo ring natahimik ang buong paligid hanggang sa dahan-dahan niyang sinagot ang tanong ko, ang tanong ng aking puso. Oo naman, Roy. Pumapayag ako. Maikling tugon niya na nakangiti. Napakasaya ko noon, Papa Dudut. Akalain mo nga naman para akong tumama sa loto kahit na hindi pa man niya ako sinasagot ng oo. Naikwento ko ito kay Kuya Dado. Nagulat siya at natuwa dahil hindi naman daw pala ako bakla. Sabay gulo ng aking buhok, parang ang umaayo na sa akin ang lahat. At marahil ay eto na rin ang umpisa ng masasayang araw ng buhay ko. Ginawa ko ang lahat para sagutin ako ni Cindy. Roy, parang gusto kong kumain doon minsan oh. Sabay turo sa isang mamahaling kainan. Sige, sa susunod ay pag-iipunan ko yan, Cindy. Ang sabi ko sa kanya na nakangiti. Bakit mo pa kailangan pag-ipunan? Hindi ba mayaman naman yung kinikwento mo sa akin, Kuya Dado mo? Doon ka nalang humingi ng pandate. Sabi niya sa akin. Hindi ko alam pero sa pananalitang yun ni Cindy ay parang nanibago ako sa kanya. Hindi naman kasi ganoon ang pagkakakilala ko kay Cindy. Hindi porket mabait sa'yo ang tao ay aabusuhin mo na. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Gaya ng pagsagot mo sa akin, pinaghirapan ko yun at handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Oo na nga, pero bukas, ibili mo naman ako ng bulaklak para mailagay ko naman sa kwarto ko. At para nang sa ganun ay kapag nakita ko yun, maalala kita. Sabi niya sa akin na halatang nagpapalambing pa nga. Wala na akong magawa kaya pumayag na lang ako sa gusto niya. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero may parang kung anong nagsasabi sa akin na itigil ko na ang panliligaw kay Cindy. Hindi kasi yon ang unang beses na may hiningi at pinabili siya sa akin. Okay lang naman sana yon at kumukuha ako sa mga naipon ko pero minsan ay hindi nagiging praktikal. Sa katunayan ay nahinto na nga ang pagbibigay ko kay nanay dahil sa mga pinapabili niyang sapatos at damit sa Divisoria. Hindi ko alam pero parang ayoko nga nang ganon. Papunta na ako ng classroom noon, dala-dala mga bulaklak na sampagitan na ibibigay ko sana kay Cindy. Ngunit nakita ko siyang kasama niya ang kanyang mga kaibigang sosyal. Totoo niya na hindi ko nga alam kung paanong paraan nila naging kaibigan si Cindy na kumpara sa kanila ay napakasimple lamang. Narinig ko silang ako ang pinag-uusapan. Bakit kasi pumayag kang magpaligaw ka doon sa pulubing yun? Halos hindi nga nagpapalit ng damit niya eh. Ano yun, wash and wear? Sabi ng isang kasama niya sabay tawanan nilang magkakaibigan. Hinintay kong magsalita si Cindy dahil alam kong ipagtatanggol niya ako. Sa tingin niyo ba ganun ako ka-cheap para pumatol kay Roy? Na bukod sa amoy basura hindi marunong magkutsara at magtinidor? Sabay tawanan sila.
Napakasakit, Papa Dudut, ng mga narinig ko mula sa taong minahal ko. Eh bakit ka nagtitiis sa kanya? Tanong ng isa pa niyang kaibigan. Eh para may alalay ako at tagagawa ng mga assignments. Ganun, matalino si Roy at marami siyang pakinabang sa akin. Sumenyas ang isa niyang kasama na nakita ako. Biglang nag-iba ang mukha ni Cindy, biglang naging maamo siyang tupa nang makita niya ako. Hi Roy! Maikling bati niya. Hello din Cindy. Sagot ko naman na noong una ay hindi pa nagpapahalata sa kanyang narinig ko ang lahat. Pinag-uusapan niyo pala ako. Sabi ko. Ah oo, sinasabi ko sa kanila kung gaano ako kaswerte na sa dinami-dami ng magaganda rito, eh ako ang napili mong ligawan at saka sweet ka pa. Yan ba yung bulaklak na ibibigay mo sa akin? Sabi niya nang makita niya ang sampagitang dala ko. Hindi na kasi ititigil ko na ang panliligaw ko sa'yo. Nabulag mo ko Cindy. Akala ko iba ka. Yun pala eh ganyan mo ko maliitin sa harap ng mga kaibigan mo. Sumbat ko sa kanya. So narinig mo palang lahat ng pinag-uusapan namin? Tanong niya. Oo at malinaw na malinaw pa. Sabi ko. Oy di maganda. Yang sampagita mo maghanap ka ng babaeng tatanggapin ka pulube. Hindi ko alam na ganoon ako haharapin ni Cindy pagkatapos ko siyang mabuking wala man lang paghingi ng patawad. Biglang ganoon na nga lang ang nangyari. Napakasakit, Papa Dudut. Ganito pala kaming laitin at alipustahin ang iba. Mahirap lang naman kami pero hindi kami masamang tao para tratuhin ang ganito. Habang naglalakad sa madilim na eskinita ay may nakita akong dalawang bata na mamalimos sa akin. Kinuha ko ang aking pitaka at ibinigay ang 1,000 na aking pera. Nagulat sila marahil ay nalakhan ata sa aking inabot pagkatapos ay sinama ko sila sa malapit na kainan para kumain. Naalala ko ang ganitong eksena dati, nung 20 pesos lang ang kaya kong maiabot sa kanila. Ngayon ay ibang-iba na, kahit magkano ay pwede kong maibigay sa kanila. Habang kumakain sila ay sinabayan ko din ang kanilang masarap na pagkain. At sa bawat pagkagat at pagsubo nila ay ramdam ko ang kanilang pananabik na makakain. Dahil sa kanilang kumakalam na sikmura, iba na ang Roy ngayon. Pagkatapos ng lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ko, lahat ng panlalait at pang-aalipusta, heto na ako ngayon. Isa nang matagumpay na accountant. Tama kayo mga kabarangay, nakatapos ako ng pag-aaral. Dahil sa sakripisyo at pagsusumikap ko at syempre hindi ko din makakalimutan ang tulong sa akin ni Kuya Dado. Ngayon ay muli kong kinugunita ang hirap ng naranasan ko. Saksi ang iskinitang ito sa mga hirap na pinagdaanan ko. Patuloy akong naglakad at tinanong ang mga batang kasama ko kung saan sila naninirahan. Itinuro nila ang barong-barong na pinagsisiksikan ng kanilang malaki ngunit masayang pamilya. Alala ko dati, kahit wala kaming pera ay masaya din kami. Nagpaalam ako sa kanila sa dalawang bata na namalimos sa akin. Ang sabi ko sa kanila, magsumikap lang sila at magtapos sila ng pag-aaral sa abot ng kanilang makakaya. Dahil yun ang tanging sandata nila laban sa kahirapan. 8 taon na rin ang nakalipas, Papa Dudut, nang makapagtapos ako ng pag-aaral at graduate bilang cum laude. Pagkatapos noon ay nagtinda ako ng dyaryo, naging driver ni Kuya Dado at kung ano-ano pang mga pinasok kong marangal na trabaho. Para makapag-review at sa awa ng Diyos, lahat ng sakripisyo ay nasuklian na. Naging certified public accountant na nga ako. At maraming kumpanya nag-agawan para makuha ako. At ngayon nga ay sa isang sikat na accounting firm na ako nagtatrabaho. May sarili na kaming bahay at sasakyan. Nakakakain ng higit pa sa 3 beses sa isang araw. Pero magkaganon pa man ay hindi ko kinakalimutan ang mga bagay na aking pinagdaanan at hindi ko kinakahiya na mahirap lang ako dati. Ang mga magulang ko naman ay may pinagkakabalahan din at yon ay ang aming convenience store na malapit lang sa bahay namin. Nakatira na kami sa isang subdivision. Parang pangarap lang ang lahat dati. Ngunit wala talagang imposible kapag nagsumikap ka at hindi nakakalimutan ang iyong pagmamahal sa Diyos. Kung nasaan man ngayon ang kapatid kong si Sarah, ngayon sigurado ay masayang-masaya na siya
na nakamit ko na lahat ng aking mga pangarap. At para sa lahat ng mga taong noon ay inalipin ako at inalipusta dahil isa lamang akong mahirap. Malaki po ang pagpapasalamat ko sa kanila dahil sila ang isa sa mga dahilan kung bakit ako hindi sumuko sa laban ng buhay. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Papa Dudut. At sana'y naging instrumento po ako para sa mga kabarangay natin na patuloy na nangangarap kahit pa sila'y hirap na sa buhay. Naway hindi po tayo sumuko kaagad dahil sa bawat pagsusumikap, matutupad ang iyong minimithing pangarap. Never quit, never surrender, and never give up. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang inyong kapuso at kabarangay, Roy. Maraming salamat, kabarangay na Roy, sa pagbabahagi mo ng iyong barangay love stories. Lahat sa atin ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi gaanong kadaling matupad. Minsan, bigla na lang natin itong susukuan dahil na rin sa hirap ng buhay. Ngunit isang patunay ang ating kabarangay na si Roy na hindi agad-agad sumuko sa kanyang mga nais abutin. Sinubok man siya ng napakaraming problema, hindi po ito naging dahilan para itapo na lang niya ng ganon kadali ang kanyang mga pangarap. Mahirap lamang ang kanilang buhay noon, pero hindi niya ito ginawang rason para sumuko. Marami mang nagmamaliit sa kanyang kakayahan para magtagumpay ay hindi niya ito pinakinggan, ay bagkus po'y ginawa niya itong inspirasyon para mas lalo niyang pagbutihin at matapos ang kanyang pag-aaral. Nagpapatunay lamang ito, mga kabarangay, na sa mata ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay, walang mayaman o mahirap. Lahat tayo ay pwedeng magtagumpay basta manalig lamang tayo sa Diyos. At huwag na huwag natin susukuan ang ating pangarap dahil walang imposible sa taong hindi sumusuko. Hanggang sa muli, mga kabarangay, ako po ang inyong si Papa Dudut. Para sa inyong mga komento, hanapin po ang Barangay Love Stories fanpage o kaya naman ay i-follow po ako sa aking Twitter account at Papa Dudut. Gamitin po ang hashtag Barangay Love Stories. Ito po ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories podcast.